Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magluluto naman tayo ng cabbage pancake. Ayan. So, itong ating mga ingredients. Meron tayong cabbage. And meron tayong carrots, bacon, green onions, brown mushroom, one pieces lang, and eggs. Ayan. So, para po siyang okonomiyaki. Pero, ang sauce po niya ay my own sauce. Mayonnaise and tomato ketchup because hindi po namin gusto ang matamis na sauce. Ayan. So, mag-umpisa na tayo. Una-unahin natin ang ating carrots. Ayan. So, nakikita yung aking bowl ng salad. Gagawa po ako ng vegetable salad. Ayan. So, kasi po ang kinakain dito sa bahay ay lahat ay gulay, vegetable and protein lang po. Walang kanin. So, iyon, meron akong salad. Nakikita nyo yung aking lettuce. And then, itong aking my own okonomiyaki. But, ang tawag ko dito ay cabbage pancake. Kasi, pancake style po ang paggawa niya. And then, guys, subukan nyo po. Napakasarap. And, wala. Sapat na. Kapag nakagawa ka ng isa nito, sapat na. Hindi mo na kailangan ng gulay, hindi mo na kailangan ng kanin, hindi mo na kailangan ng meat kasi meron na siyang bacon. Just one pancake, one cabbage pancake, more than enough. Lunch or dinner. Kung heavy kang mag-breakfast, pwede rin po sa breakfast. Ayan. So, hindi ko pinagpapalit yung aking toast na breakfast. I stick to the toast for breakfast. Ayan. And yan. Slice lang po natin ng ang tawag nila julienne or parang matchsticks. Basta maninipis lang po ang slice natin ng ating mga gulay. So, kasi hindi po natin yan i-easter fry. Dire-diretso po yan. Itong cabbage ko, leftover ko lang po yan nung ako'y nagluto ng nilaga. So, kaya po gagawa ako ng aking cabbage pancake. Tanggalin natin yung matigas na parte. Ayan, hindi ko po siya itutudo kasi marami po yan. Napakarami po yan. Isang malaking pancake lang po ang aking gagawin. Kaya i-slice lang tayo ng kaunti sa side at itatabi ko na naman ang matitira. And then, gagawin ko rin pong another recipe naman. Ayan, ganyan po tayong katipid. See, ang dami na po nung kaunting na slice natin. Ano daw, kaunti pero marami, basta. Ayan. So, ilagay natin sa lalagyan and itatabi natin. Set aside lang natin. Kasi may i-slicing pa tayo na iba pang ingredients. Ayan. So, I always want to make something na yung madaling gawin. Simpleng ingredients na kung anong meron ka sa bahay. Tingnan niyo po ang aking mga ingredients. Kalakalahati kasi ginamit ko na yan. Ayan. So, i-slice lang din po ako ng kaunti dyan. And then, another for tomorrow na naman yung kalahati. Ayan. So, ganyan po tayo pag sa bahay. Kailangan ibinabudget natin everything. This is really a budget meal, guys. Kasi napaka, very accessible ang mga ingredients. Eh, nandyan lang sa minsan, nandyan lang sa iyong refrigerator na mga leftover. Ayan. So, pag samasamahin mo at talagang masarap. Ito, meron akong dalawang stem lang po siya ng green onions. Ayan. So, normally, ang nilalagay po dyan ay yung leeks. Pero, wala na akong green parts. Only yung white and hindi nila gusto yun. Sa ganyan. So, ayan. And then, meron akong 3 strips ng bacon. Ayan. Bumibili po ako ng isang malaking pakete ng bacon. Tapos, pinaghihiwa-hiwalay ko sila ng 3 or 4 strips. And then, binabalot ko sa cling wrap at nilalagay ko po sa freezer. Ayan, slice po natin ng maninipis. Pare-pareho lang po ang slice nila. Kasi po, some reason, na-realize ko na ang bacon, kapag malaking pakete ang binili mo, tapos, inopen mo na, and then, nilagay mo lang sa refrigerator, nagiging parang madulas po siya. So, from that time, ang ginawa ko na, isang malaking pakete, dinidivide ko na agad. And then, put in the freezer. Para po ma-preserve yung freshness niya. Hindi po siya nagiging madulas. Ganun po. So, yan. Nakita nyo, isa-isa lang pong mushroom yung aking isa sa ilalim. Gusto ko lang magkaroon ng lasang
Nagdadagdag din ng lasa yan. Ayan. And yan lang po ang lulutuin natin, yung mushroom. Isusutay ko lang siya hanggang makuha ko yung bango ng mushroom. Ayan. Lagyan natin ng kaunting asin at paminta. And then susutay natin ng sandali. Yan lang po ang ating gigisa. Ayan. Madaling-madali lang po. And I talk a lot today again kasi I'm so excited to share this. Yeah, this is really, meron din po akong recipe ng authentic na okonomiyaki. Pero, nagreklamo sila sa sauce. Kasi, anything na sauce na matamis. Kasi, pag sinabi mo po kasing okonomiyaki, matamis ang sauce niya eh. So, hindi nila gusto. So, pero mas gusto ito. So, ito na lang. Kasi, nakakapang ano din po, parang hindi naaalis yung pagod mo kapag nagluto ka tapos hindi naman nagustuhan yung niluto mo. Ayun. Pero kapag nagluto ka naman at hihilot-hilutin yung tiyan pag punta sa kusina at busog na busog daw, so mas nakakaalis ng pagod yung ganun. So kaya I'm trying na lutuin kung ano lang yung nagugustuhan nila. Ayan. So, ilalagyan po natin ang yung aking flour mixture. Ayun po ay all-purpose and then cornstarch. Yan, i-add na po natin yung ating bacon. Kakaunti lang po yung aking ilalagay kasi as much as possible talagang gusto po talagang gulay lang. Pero gusto kong lagyan ng bacon para magkaroon siya ng kaunting texture naman. So, yung kalahati ilalagay ko for toppings. Makita nyo guys, pero ano lang to guys, isang pancake lang to. Kaya kaunti lang ang bacon na nalagay. And then ngayon, mag-scramble po ng ano, para sa magandang pakinggan. Mag-scramble tayo ng dalawang itlog. Ayan. So, yung itlog ko, or yung itlog ko, lalagyan ko siya ng salt and pepper. And then, babatihin natin. Kaunting-kaunting pinch ng salt and pepper lang. And then, ilalagay po natin sa ating gulay mixture. And then, mix-mix lang and ready to cook na po yan. Ayan. So, ganyan lang po yung kadali. And then guys, I don't know you, but paborito ko po ito. Ito yung aking ano, pag kumain ako nito, I don't need anything. Just green tea and enough. Ayan. Basta ang importante, meron siyang yung aming sauce. Minsan, mustards and mayonnaise, pero this time, tomato ketchup. Ayan, lagyan na natin ng butter yung ating skillet. And then, lalagyan ko rin siya ng kaunting olive oil, yung light, para po hindi masunog yung ating butter. Ayan. And then, ilalagay na natin yung ating mixture. Siguraduhin lang natin na yung ating skillets ay na-cover siya ng ating butter and oil. Ganun. Kasi para hindi po agad siya masunog o dumikit. Ayan. And then kapag naayos na natin yan, hinaan na natin yung pinakamahina na ating apoy para hindi masunog. Habang naluluto siya, pag malakas ang apoy, umiitim na agad yung ilalim, hindi pa naman naluluto. Ayan. And igalaw-galaw natin yung skillet para yung itlog niya ay mabalanse. Kasi pag walang itlog yung kabila, maano po yan, maghihiwa-hiwalay. Ayan. So pwede rin nyo pong gawin kapag ganitong kalaki, pwede nyo rin pong lagyan ng tatlong itlog. Pero I prefer na dalawa lang po para, ayun, kasi maliit lang naman siya. Pero makapal po siya na pancake. Ayan. And also, it's already, ano, good for 3 person na po. Kasi hindi lang naman yan ang ipapakain ko. Kasi ilang marami pong dishes. So, ito isa lang siya sa, ano, sa side dish. Ayan. So, kapag po yung ibabalik, gamitan mo ng plato para hindi masira. Kasi, there's no other way. Kasi, kapag ka ginamitan mo siya ng spatula, ay biak-biak na po yan. So, kailangan i-ano mo sa plato. Yan. And then, ipa-fry pa lang natin yan ng mga 1 minute or 2 and then it's done. And ready to serve na. Napakadali lang po. Mas matagal pa yung idinaldal ko kaysa sa pagluluto niyan. Napakadali. And then para sa akin po, ubos ko yan isa. Sa akin lang. Pero
Isang slice lang po ang kukuhanin ko. Ayan na guys. So, lalagyan na natin ng mayo. Ayan. So, medyo nauubos na po yung laman ng aking mayonnaise. Kaya ang tipid-tipid lumabas. Ayan. So, kapag po okonomiyaki, actually, okonomiyaki po ang, ayan, almost the same na. Wala lang po akong fish, ano, yung fish na flakes. At saka, hindi po kami, ayaw nga nila ng agin pa ulit-ulit ako, yung sauce na matamis. So, kaya ganyan lang po. Ayan na guys. Sana po subukan ninyo kung kayo ay yung lutong tamad ba. Ayan. So, iyan po. Napakadali, napakasimple, very much affordable. Ayan. Lagi may nagtatanong sa akin, meron bang affordable? Iyan, very easy. Tsaka nakita nyo po, kaunting sibuyas, kaunting repolyo. Ayan. So, ang medyo mahal lang ng kaunti yung bacon, ay pwede pong ano, pork belly lang. Yung pork belly, iprosin mo ng mga isang oras, tapos islicein mo ng manipis na manipis, at iyon po ang iyong ilagay. Ayan. So, thank you guys for watching, and kainan na po. Pwedeng-pwede po yun sa almusal, kung lalo na pang mga batang papasok sa eskwela, and magugustuhan po yan ng mga bata, kahit yan ay gulay. Kasi po, iba yung ano niya, yung lasa po. Parang hindi lang siya basta gulay. Masarap po. Kaya tikman na natin. Gusto ko maraming mayonnaise. Ayan. So guys, thank you for watching. And sana po itry niyo yung aking mga new discovery na recipe. And madami, sunod-sunod po ang aking recipe. And then parang yung aking mga brain cells is very active po. Just